Ang Regional Mobile Force Battalion po, digdi po ini po ang pinakatrabaho po digdi sa Mobile Force Battalion ay ano po sa insurgency. Ayun. Igwa din po kaming sa disaster response. Yan. So yan po ang pipira po sa trabaho ng Regional Mobile Force Battalion. Ayun. Aram po dito na mga less than 2 months na lang po ano nag papara rin na po ang sakuyang May 9, 2022 national and local election. Opo. So kung nakaagi po nga ni Kuya Henry na January 9 nagpuuna po ang 5-month election period. Yes. Hindi po sa Philippines. So matapos po ini sa June 8, 2022. Mm. So gustong sabihin po kay ni Kuya Henry na ang nagpuuna po ang election period din sa tuyo sa Pilipinas, magkakaigwa po ng additional security protocol all across the country po para po mapreventaran ang election related po na violence. Yes. Uh-huh. So, ito po din sa election period in particular, hindi din po nag-signal ang pagpuuna po kang gun ban and pag-establish po ng mga COMELEC checkpoint. Totoo. Public places. Opo. Unless igwa po silang permission hali sa COMELEC, sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns ay pwede pong magdara. So may mga kababayan po nato na may permit to carry firearms outside of residence as ini po ay for the meantime po suspended. Pero ini pong COMELEC Resolution 10728 ini po ay may exemption degree po. Ano po? Apo. Ini ang nakapira po degree sa mga exempted sa sa gun ban ang mga members po kang law enforcement agencies are po sa Philippine National Police, sa Armed Forces of the Philippines and other government departments na nagka-perform po ng law enforcement, security functions and election duties. Ayun. And then sa mga security personnel po ka mga foreign and diplomatic corps, missions and establishment under po kang international law. Mga security agencies, mga high-risk po individuals, mga security detail po sa mga public officials and private individuals. Opo. And syempre po sa mga involved po sa pag-transport at sa pag-deliver po ng firearms, ammunition and explosive and other component po din. And then syempre po sa mga sports shooter. Mm-hmm. So kada category po, may iba at ibang requirements po based po sa COMELEC resolution. So sa po mga kababayan, gusto po mag-apply mag-apply po ng exemption, yes. Diyan po sa website kang COMELEC ang senda pong mga requirements para po makapag-apply senda ng exemption. So, ini pong gun ban exemption, ang pag-apply po din, nagpuna po ini last year pa, December 1, 2021. And ang issuance po kang certificate of authority ay hanggang May 5, 2022 pa po. So, puro halawin po po ang pagkakataon para po makapag-apply ng exemption. So ini pong mga authority po ng pending certificate of exemption hanggang June 8 po ini ang pwede po nindang magamit. So Kuya Henry, mahapot ang sa to yung mga kababayan kung ang mga belated souvenir instruments da po kung allowed iyan. Correct. Kasabay po iyan sa ano. So sabi po di sa resolution kang COMELEC, ini po ang sabi po di yes, ini po ang allowed po ini because ini po ay po mga deadly weapon for as long as ini po ay binakal kang sa tuyo mga kababayan sa mga shops or stores na accredited po kang Department of Tourism. So ang tindahan po kay Puan po mag-issue ng authenticated sales certificate bilang proof po na ining item na sa inang binakal ay hali po sa sabrong souvenir shop. And then nabanggit siya to kanina Kuya Henry na aside po sa pag-angunya na election period igwa kitakitig implement na gun ban, katakot po dyan ang COMELEC checkpoint. Opo. Na nagpuuna nga ni po. So gusto ko pong ipag reiterate sa to mga kababayan na habaan po natin sa tuyang pasensya as in kooperasyon lalo na pong papaabot ang eleksyon, ano po, habang paparanin pa na ang eleksyon, mas mapaigtingon po kang PNP, kang Armed Forces of the Philippines, kang COMELEC ang sa tuyo pong ginigibong COMELEC checkpoint. So expect po niya to sa to mga kababayan na kada munisipyo po, kada siyudad ay igwa pong itig-establish na COMELEC checkpoint. So sa to mga kababayan, permit ito pong pagdarahon ang sa tuyang mga lisensya, ang sa tuyang OR and CR. Ano po? So yan po ang correct. Permit itong
i-carry every time na kita po magta-travel. Alam po kung long distance sa tuya pong travel, so expect niya to na kada munisipyo na agihan niya to ay iba pong COMELEC checkpoint na agihan kita. Ano po? So sabi nga niya po, digdi din po sa COMELEC Resolution 1 o 741 na dapat at least may sarong checkpoint sa kada town or city na pinagmamanduan po kang police or military personnel na dapat po naka-complete uniform with nameplate or name tag. Kapag ang may igwa di ka mo dyan na nahilig na checkpoint, tadae man mga naka-uniform kipang police or kipang army, iyan po ay bako po ang COMELEC checkpoint na sinasagibo. And then so, ganoon din po nato sa ito mga kababayan na ang checkpoint po ay dapat na nasa maliwanag na lugar. Tama. Igwang signboard na clearly po na na-identified na igwa pong COMELEC checkpoint na paparani or may aagihan po kitang COMELEC checkpoint. So, expect po nato sa ito mga kababayan na only visual search po ang required sa COMELEC checkpoint. Ang body search po is prohibited at ang occupant po ay po pwedeng i-compel na maglumasin itong mga behikulo unless igwa po din reasonable ground na ang tao po sa laog ng auto ay nag-commit or sabi nga po has committed, is committing all or will commit a crime. So yan lang po ang pagkakataon na ang tao sa laog ng sasakyan ay pwede pong palawason sa ano po, sa edad pong sasakyan. So ang sa checkpoint personnel po, hindi po pwede i-require ang mga motorista na bukasan po ang trunk, ang glove compartment either, pero mga ano lang po, ordinary questions with courtesy sa mga occupants po kang vehikulo. Ano po, and then siyempre, kung yan nga ni po, nasa ano pa po kita, pandemya, kaya puan po na ang mga nag-manihar po kang checkpoint ay mag-observe pa din po kang COVID-19 protocol sa gabos po na oras. Ayan. So, ang gabos po na magkaka-violate po kang mga provisions sa inis sa COMELEC Resolution ay magkaka-ano po sila, magka-violate po sila kang tiapod na election affairs. Sabi po, any person found to be violating COMELEC guidelines on the gun ban is liable for an election offense and shall be punished with imprisonment of 1 year to 6 years. And ang bakpo po hindi magayon, Kuya Henry, they will lose the right to vote and be disqualified from holding public office. Ano po? And then gusto ko din po, Kuya Henry, ibahagi sa Indo. Sige po. Ang sa tuya pong naging accomplishment na kang Police Regional Office 5 sa tuyang pagpuon kang pag-implement, nagpuon ang election period. So as of March 14 po, 11:59 p.m., ini po ang National and Local Election 2022 Gun Ban Monitoring kang Police Regional Office 5. Ano po, so sa number of incidents, naka-record na po ang Pro 5 ning 54. And then ang confiscated firearms po, igwa na pong 56. Opo. Confiscated deadly weapons, 12. Arrested person, 60. Ang sa tuyo na pong ginibong PNP COMELEC checkpoint, nasa 7,799 na po. And then ang PNP COMELEC expat checkpoint nasa 47, joint PNP COMELEC checkpoint nasa 800 na po, and ang total pong conducted checkpoint as of March 14, 2022 nasa 8,646 na po, and ang total number of PNP deployed personnel na po ay nasa 66,586 na po. So yan po, Kuya Henry, ang sanoy kung gustong mga ipaabot na information as in mga bagay na dapat maaraman niya at kama sa mga kababayan na ginigibo po kang Philippine National Police sa pinigbi sa Kabikula. So idagdag ko lang din po ano, aside po sa mga ginigibong checkpoint as in iba pang mga bagay na ginigibo kang Pro 5, tigatitans na din po ang efforts sa anti-criminality including po sa campaign sa loose firearms, anti-illegal drugs and criminal gang. And then sabi ta po nga kanina, nabanggit niya po na nasa dako na po kitang deploy na PNP personnel. So may massive deployment po kitang kang PNP personnel. So, and actually po ang police, ang Regional Mobile Force Battalion 5 po ay manaka-standby na personnel na anytime po pwede i-deploy po sa province kang Masbate para po sa maabot na
ang eleksyon. And then ini ano po ayan, information dissemination ang pagkainin sa itong hindi sa programa ito sa DCGB na sabi po ang doktor ang may pong papasalamat na nakaibanan mo po kamong yan sa DCGB po para magpaabot yung mga informasyon regarding po sa ginigibo kang Philippine National Police kang Police Rios Opus 5 as in kang Army B manungod po sa maabot na eleksyon. So massive din po ang sa itong ginigibong information operation sa sa itong social media accounts bako lang po sa ang account ng Regional Mobile Force Battalion 5 kundi gabos na social media accounts kang mga police stations din sa Bicol as sa bilog na Pilipinas para po ma-informaran sa ito yung mga kabayan regarding po digdi sa mga programas niya to lalo sa maabot na election. So yan po pag-carry po kay mga firearms sa ano okay. Po. Opo. Oh. Kasi kung marunong po nindo, bako lang po digdi sa Bicol, recently po baga, may sa Manila, eh. Report po na actually, bagay yun po na igwa kitang parang ginigibong checkpoint kasi may naramdaman po niya to recently. May sarong lalaki na may patong-patong na kaso, hindi po ay nadakop sa sarong checkpoint. So, yan po ang sarong sa advantage sa kinagayunan ka kapag nakakagap po kita ng ginigibong checkpoint. Dahil sa mga diin na ito inaasa na pagkakataon, nakakadakop po kita kay mga persona na igwa po ng mga kaso. Yeah. So, nakulaan po ining bagay na nagkakandak po kita ng checkpoint. Lalo-lalo po ngunya na igwa po kitang papaabot election. Actually, ang checkpoint po baga, bako man lang po iniginigibo kang PNP kapag igwa election, kundi party na po iniging trabaho kang Philippine National Police ang pagkandak po ng checkpoint operation. Yes. So, gabos po ngunya na may permit to carry and possess firearms outside of their residence. Yan po ay suspendido. Yes. Unless igwa po sindang kinuha din na permit sa COMELEC. Ano po? I-check na po digdi sa COMELEC ang resolution ninda sa na pinaluwas po kang COMELEC. Dahilan sa iyan nga po baga ang mapapagkakamalan iyan kan sa tuyang mga kababayan lalo pag sa baga, yan ay saro din pong yan bagang ergan pag tinamaan ka ng tao sa medyo fatal na tama sa payo kung pwedeng makagadan po ang tao di ba korporal? Amo po nga ni Kuya Henry. So, delikado din po iyan. So, i-check na po digdi sa COMELEC resolution kung yan po ay kasabay sa ang ano po, sa sige daw po, para makuha na iyan. Ano, ma-verify tayo ng hapot kan sa tuya ng mga paraan tabay hindi po sa tuya na programa. Ta kung iyan, kung badil yan, di ba, air gun, o iyan na, iskupita, nga po kan sa mga barangays, pigbubumbahan baga po, di ba, pigbubumbahan, pambadil ki bayong, o pambadil ki mga hayop, medyo kwan, di ba, pag iyang ginamit mo sa tao, pwedeng makadiskido yung kitao. Maski ang balakan sa radit-sadit sana, naarugan na bagay. Siguro ining paraghapot sa tuyo, igwining sa dire na badil. Buda yan baga po na airgun. Bako dapat lisensyado yan tabi, di ba, corporal? Pag-record yan eh. Pag-record yan kan sa tuya na kuhan. Kan binakalan mukhang sinabi ng airgun. Okay. Corporal? Lovendino? Medyo naghang ang signal ni corporal. Sandali lang ah. Naghangan signal kan sa tuya ng mga nakababayan. Sali po dyan sa Mobile Force Battalion. Okay na, Angel? Naputol? Humina? Humina yung signal ni Corporal? Sandali lang ah. Standby muna, Angie. Tataposon na itong hapot kan mga kababayan ta. Pero very important itong mga tugang na pagromdom ni ano yan, Corporal Lovendino. Lalo na po dyan sa pagkukundo kita kay checkpoints. Ah? Na dapat dahil manababayular ang sa tuya po na diretsos, diretso humanos, di ba? Ta, yan nga ni, sa plain view ang pagkondukta po mga tugang ki checkpoint para duman sa mga bikulo. Pero pang pagkinakura, ta, di ba? Bukasan nga niya, so trunk kang auto, yan. Dahil ka nga niya, dahil kita pwede magbaba sa auto, window lang, sirip lang, hanggang lang sa suru sirip. Mga tugang ang mga pulis, di ba? Unless ha, naigwatabi ki warrant of arrest na pinagigibo. Sige daw Angel, lapunan mo nga kung medyo humina. Nandiyan na si Major. Major?
kanina. Yeah, sure. Oh. Yung gun ban replicas po ito ay covered po kang gun ban. Ayo. Bawal magdara. Po sa election period na pagpuon. Yes, very so good. So yung mga gun ban replicas po and airstock, covered po yan kang election ganda. Yun. Very good, sir. Ano? At least klarado sa simbaga na puta. Dahil pwedeng darahon yan unless na may permito, special permit. Halos sa otoridad tabi, di ba, corporal? Apo, Kuya Henry. Yeah. Tama po. Apo. Gusto ko rin po na pagkatao na kung sarap na niya ito inipapabot na election, pag may mga araw po kaya niya na iributan ng mga kadudadud ang mga aktibidad na magkakasosya po yung kanributan hindi sa ito yung lugar para po sa mga election. Hindi po ay sa ito yung airport sa ito yung mga police station or ang samuya sa Rio Mobile Force or kung sa inclusion ng pang-locality sa ito mga local police station. And syempre, i-report yung nato ini sa opisina ng COMELEC sa ito yung lugar. Tanganin hindi po ay matawaran ito yung appropriate na actions. Mm-hmm. I see.